Sa video natin ito mga boss, pag-usapan naman natin yung iba pang command dito sa AutoCAD. Itong tinatawag na hide objects, text mask, at saka yung copy na merong option na array. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang pala kayo no, sa maliit pa lang nating channel, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una natin gagawin mga boss, no, ito muna ang hide object. Halimbawa, gusto nating i-hide itong mga supang ito. Meron tayong command na hide object. Ito yon, no. Tapos, iseselect lang natin yung i-hide natin, no. Halimbawa, itong sopa. Tapos, halimbawa, itong bed na ito, then enter. Ayun, nawala siya. Hindi siya na-delete mga boss, nakatago lang yan, no? Pero anytime pwede naman nating i-unhide yan, no? Maski sabihin nating wala siya, pwede naman nating i-unhide kung gusto natin. I-type lang natin yung unhide and then click natin ito. Ayun yon. So, nagbalik siya. Okay, ang susunod na pag-uusapan natin, ito namang copy array, no? Halimbawa mga boss, meron tayong puting dito, no? Gagawa lang muna ako. Tapos meron tayong bakal dito sa baba. Halimbawa, meron tayong bakal dito. Sample lang natin ito mga boss, ha? Tatantsahin ko na lang muna. Ngayon na halimbawa, ganito siya, no? Tapos sa i-mirror ko lang. Ngayon halimbawa kung meron tayong bakal dito, circle lang ako. Palitan ko lang ng kulay. O para malinaw, gawin ko na lang ng green. Tapos sa i-hatch ko lang ito para medyo kita natin. Ngayon halimbawa, meron tayong 10 bakal na ilalagay dito. Gusto nating ipit dito. Meron tayong command na copy. O, iselect lang natin yung object muna. Ito yon, no? Tapos type natin copy. Tapos magbe-base point tayo rito. Halimbawa, dito sa quadrant na ito. Tapos kung napansin yung mga boss, meron siyang option na array. Ito, pindutin lang natin yung array. Tapos sa number of items. Ang gagawin natin, i-type lang natin kung ilang piraso yon, no? Halimbawa, 12 pieces, no? Enter. So ngayon, kung titingnan nyo sa baba, sa command line, meron siyang fit option, no? O click lang natin yung fit na yon, ipipit lang natin dito. Ayan, no? Kailangan na perpendicular yan para fit yan, no? Pare-parehas yung distance niya, center to center, no? 12 piraso ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan, no? Parehas na parehas yung distance niyan. Ayan yung copy na may option na array, no? Ang susunod na pag-uusapan natin command, no? Dito sa AutoCAD, ito na mga text mask command, no? Kung napansin nyo mga boss, no? Itong mga letter, no? Sa gabal yung hatch, no? Dito sa letter, no? Kung gusto nating hindi maging sagabal yan, meron tayong command, no? Ito yon. Text mask. Itatype lang natin yan. Text mask. Ito yon. Tapos iseselect lang natin yung mga letter na ayaw nating magkaroon ng sagabal na hatch, no? Pag in-enter natin yan at nag-regen tayo, kung napansin yung mga boss, nawala yung hatch sa gilid, oh. Hindi na naging sagabal, no? Nababasa na ng husto yung mga letter. Ayan yung text mask command, no?
Okay, ayun lang mga boss, no, yung naging topic natin, no, dito sa video ng ito, yung copy with array option, tapos yung hide objects at saka itong test mask, no. Kung nagustuhan niyo itong video natin mga boss, no, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.